naniniwala kami na ang tax reform na ito, maliit lamang ang epekto sa presyo. Kasi ang presyo, marami ang dahilan kung bakit aakyat o bababa. Halimbawa ay ang buwis, pero pwede rin yung supply and demand, pwede rin po yung magandang panahon, therefore magandang harvest, pwede po yung buffer stocking, at yung huli po ang profiteering. Nakaraang limang taon, yung tumas po yung krudo mula 20 to 30 pesos per liter hanggang 60 pesos, yung peak niya sa 2011. Ang dami pong bagay na nagsitaasan, yung presyo ng bilihin, ng pagkain, pati na yung airfare, trucking, shipping. Pero yung bumagsak naman yung krudo mula 2014 hanggang 2015 by more than half. From 50 to 60 pesos bumagsak sa 20 to 30 pesos. Hindi naman po natin nakita na kasing laki ang binagsak ng bilihin sa grocery, sa airfare. Ibig sabihin po, minsan kasi may dahilan na itaas yung presyo kung tumaas pa yung krudo. Pero kung bumaba naman po, sasabihin na wala naman pong epekto. Ang ibig sabihin po nito ay kailangan natin bantayan yung presyo ng bilihin para wala pong magsasamantala o magpo-profit sa itong tax reform. Dahil ang computation po namin, ang tax reform, maliit lamang talaga ang epekto sa presyo. At kung may pagbaba pa ng income tax at may social mitigating measures, ay marami pong Pilipino ang hindi po maapektuhan ng pagtaas ng presyo.